yung ganap mo sa buhay? Ano yung update sa'yo? Anong nangyayari sa'yo? Hi, Cersei here, and welcome to my page. I'm having my morning walk. Hindi pa siya ganun kainit, though medyo humid na. And, ayun, nagmuni-muni lang ako na paisip ako dun sa most commonly asked questions sa akin lately. Ano na daw maganap ko sa buhay? Ano na daw ka-update? Ano na bang ginagawa? Eto, naglalakad-lakad. Siguro yung iba sa inyo nakakatanggap din ng mga similar questions. Obligado ba tayong sagutin sila? Obligado ba tayong i-update sila? Yun din yung tinatanong ko sa sarili ko. But somehow, partly yes, and partly no. Partly yes in a way na at least mabigyan mo sila ng konting update sa'yo. Partly no, lalo na dun sa mga taong hindi naman nila deserved. Nakukuha niyo ba? Wala lang. May mga itanong lang. Be mindful of the things that is going on around you. Hindi lang ikaw ang may problema. Hindi lang ikaw ang may pinagdadaanan. Hindi lang ikaw ang may bigat na dinadala. And the same thing, hindi lang ikaw ang may karapatan sumaya. Hindi lang ikaw ang may karapatan kuminhaw. Bawat isa sa inyo na nangungusta sa akin, na-appreciate. Nagpapasalamat ako. So, ganun na lang. Magpasalamat na lang tayo dun sa mga taong na nangungumusta sa atin. At para dun sa mga taong hindi magawang mangumusta sa atin for whatever reason, na baka gusto nila kumustahin ka pero hindi sila able, or baka may mga taong wala naman talaga makakain. Okay. Minsan ang nagpapabigat na lang sa atin is yung thoughts natin and yung negative emotions natin. Kung ano man ang pinagdadaanan nyo, kung nasa magandang sitwasyon man kayo ngayon, or nasa medyo kakalanganing sitwasyon man kayo ngayon, I pray that each one of us will, you know, pass all the tests, will pass all the challenges, will enjoy the blessings. So yun lang. Wow! On my way pabalik sa bahay, I took a small time. Naupo ako and then suddenly, naisip kong basahin yung gospel for today kasi hindi ko pa siya nababasa kanina. Lo and behold, ito yung gospel ngayon. Sabi niya, kung may bahay na manggap sa inyo at nakinig sa inyo, ibigay niyo yung peace na daladala niyo, ibahagi niyo sa kanila. At dun sa bahay na sa tingin niyo hindi ka-welcome and at the same time hindi tinanggap yung message na pinapadala mo sa kanila, leave that house and then ipagpag mo yung paa mo. So that's what I wanted to tell you today. Na yung mga tao sincerely will listen to you and will understand you. And sila yung mga deserving ng sagot in detail ng buhay mo. At may mga tao naman talaga na kahit anong sabihin mo, kahit anong paliwanag mo, kahit nobela pa ang sabihin mo, kung hindi sila open and willing na i-accept kung ano yung sinasabi mo, it's useless. So, leave that house, leave that person, and go in peace. Thank you so much, everyone. So, now I'm going home. Kasi medyo mainit na, sobrang masamusa na ako. Thank you, and see you in my next video. God bless.
Bye-bye.